Frances Castro at narito ang mga napapanahong balita. Nagmarcha sa mga kalye ng Sampaloc, Maynila ang higit 1,000 katao nitong linggo bilang panawagang magkaisa ang bansa sa pagtatanggol ng karapatan ng bansa sa West Philippine Sea. Sentimiento ng mga rallyista, igalang umano ng China ang UNCLOS na siyang nagtatakda na pagmamayari ng Pilipinas ang pinag-aagawang teritoryo. Dagdag pa rito na niniwala sila na hindi umano solusyon ang pangaharas ng China sa mga Pilipinong mangingisda at barko ng bansa. Ang ikinigit lamang po natin ay mapayapang makapangisda ang ating mga mangingisda at makapaghatid ng resupply mission sa Beate Sierra Madre ang ating mga kababayan na hindi inaharas o winawater cannon ng Chinese Coast Guard. Patuloy na nagbababala ang pag-asa sa panakanakang pagtaas ng temperatura sa bansa, lalo na sa mga lugar ng Maynila at mga probinsya sa Cagayan. Upang malaman ang mga indikasyon at kung papaano mapuksa ang epekto nito, tunghayan ang balitang hatid ni Jade Buhoy. Opisyal na inanunsyo ng pag-asa na muling makakaranas ng matinding init ng panahon ang bansa, lalo na sa lugar ng Metro Manila at Cagayan, kung saan inaasahan ang 40 hanggang 47 degrees Celsius heat index. Ayon sa pagsasaliksik, ang heat index ay ang temperaturang maihahambing sa dinaranas ng katawan, kung saan ang singaw ng init o humidity ay humahalo sa temperatura ng hangin. Bukod pa riyan, ayon sa Department of Health o DOH, ang temperaturang nahanay mula 40 hanggang 48 ay hindi akma sa normal na temperaturang kinakailangan ng katawan, kung kaya't ang mga kaso ng sakit na dala ng init ang panahon ay unti-unti na namang tumataas. Base sa ulat, ang mga sakit na gaya ng heat cramps, heat exhaustion at heat stroke ay lubhang magiging epekto nito. Kaya naman nagpayo ang ahensya sa publiko na gumawa ng mga hakbang upang labanan ito, tulad ng palagi ang pag-inom ng tubig, pagtatambay sa mga lugar na may lilim o silong, o di naman kaya ang patok na patok sa mga Pinoy ang pagsistay sa mga mall. Binahagi rin ng mga wellness center owners na may iba ring paraan upang maiwasan ang ilang epekto ng malinsangang panahon, gaya ng mga relaxation services na makakatulong sa pagpapainam sa epekto ng heat cramps. And get out of the sun. Ito na yung pinaka best way for us to get out of the heat and give ourselves a break, di ba? So best if you actually want to explore something that would revive your tired skin and your tired soul, so to speak, di ba? Mm-hmm. You go here para na it's not only about having glowing skin, but yung experience that would really relax you and make you forget on how hot it is outside. Paalala naman sa publiko na iwasan rin ang paglabas at pananatili sa ilalim ng mainit na panahon mula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Gumamit din ng proteksyon mula sa sunburn tulad ng mga sombrero at payong, pati na rin ang paggamit ng sunblock maging ang pagsusuot ng maluwag at maninipis na damit. Maaari rin idagdag rito ang mga pagkain na papawi sa init gaya ng mga palamig tulad ng sorbetes, halo-halo, ice candy, buko juice at iba pa. Babala naman ng Department of Health o DOH, kahit ang mga taong may malusog na katawan o walang komplikasyon ay maaaring makaranas nito. Mangyaring tumungo lamang sa kanilang official website upang maging alerto sa banta ng tumitinding init ng panahon. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Ilang mga mountaineers ang pinaiimbestigahan ng Albay Provincial Safety and Emergency Management Office matapos umanong mag-viral sa social media ang pag-akyat ng mga ito sa mismong bunganga ng Bulkang Mayon. Mahigpit na ipinagbabawal ito dahil sa patuloy na aktibidad ng naturang bulkan at kahit nakatalaga ito sa ilalim ng Alert Level 1 status. Ayon kay Albay Governor Attorney Edsel Lagman, hindi umano nagbigay ng anumang permiso ang Albay Provincial Tourism, Culture and Arts Office sa mga taong ito na umakyat ng bulkan. Alinsunod sa Provincial Ordinance No. 2016-23, ipinagbabawal ang pag-akyat sa summit.
sinumang lumabag ay may multang hanggang 5,000 piso. Samantala, inaasahang kakaharap sa karampatang parusa ang grupo ng mountaineers na ito. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, Tigil Pasada, muling ikinasaan ng grupong Piston. Kaso ng heat stroke at heat cramp sa mga lugar ng Maynila at Cagayan, posibleng tumaas. Higit 1,000 katao nagprotesta sa Sampaloc, Manila bilang panawagan ipagtanggol ang teritoryo sa West Philippine Sea. Mga Pilipino sa Taiwan, ligtas sa serye ng Lindol. Ilang mountaineers umakyat sa summit ng bulkang Mayon kahit ipinagbabawal. Paris-bound athletes ng Pilipinas muling nadagdagan. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Nitong kamakailan lang ay matagumpay na inaisagawa ng Philippine Coast Guard o PCG kasama ang Vietnam Coast Guard o VCG ang inaugural bilateral meeting sa pagitan ng dalawang ahensya ng Coast Guard sa Hanoi, Vietnam. Nangyari ang kaganapan kasunod ng kamakailang natapos na Memorandum of Understanding o MOU on Maritime Cooperation na nilagdaan noong 30 ng Enero sa pagbisita sa estado ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa ahensya, ito ay nagpapakita ng dedikasyon sa pagpapalakas ng kooperasyon ng VCG at PCG, pagpapabuti ng komunikasyon sa hotline at pagbuo ng Joint Coast Guard Committee upang mapadali ang pagpapalitan ng impormasyon at pakikipagtulungan sa pagpapatupad ng batas pandagat. Matagumpay na isinagawa ng Department of Tourism o DOT ang 2nd edisyon ng Mindanao Tourism Expo o MTEX kamakailan sa Atrium Limketkay Center sa Cagayan de Oro City. Ang edisyong ito ng MTEX na may temang Limitless Adventures in Mindanao ay nagpapakita ng mga adventurous spot na maaaring mabisita sa buong host region na Northern Mindanao pati na rin ang iba pang mga lokasyon sa island group. Ang nasabing expo ay nagtampok ng higit sa 100 exhibitor at mga demonstrasyon ng produkto mula sa lahat ng DOT regional offices na nagpapakita ng malawak na hanay ng mga turismo ng bansa. Sinimulan na ng National Food Authority o NFA ang pamamahagi ng mga NFA na palay sa mga magsasaka sa upang mapataas ang benta nito. Dito na mataan ang mga magsasakang ibinebenta ang kanilang mga aning palay sa ahensya sa mas mahal na halaga upang mapabilis ang distribusyon nito sa merkado at mapabagal ang pagkasira ng mga na-produce na ani. Ayon sa mga magsasaka, ang pagsasagawang ito ay makatutulong sa kanila dahil masisiguro nito na magiging maganda ang kalidad ng stock ng palay. Paglilinaw ng NFA, hindi sila nakikipagkumpetensya sa local traders bagkus hangarin lamang nila na matulungan ng pamahalaan na magkaroon ng sapat na supply alinsunod sa target na 5% ng produksyon ng bigas. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, Tigil Pasada, muling ikinasaan ng grupong Piston. Kaso ng heat stroke at heat cramp sa mga lugar ng Maynila at Cagayan, posibleng tumaas. Higit 1,000 katao nagprotesta sa Sampaloc, Manila bilang panawagan ipagtanggol ang teritoryo sa West Philippine Sea.
mga Pilipino sa Taiwan ligtas sa serye ng lindol. Ilang mountaineers umakyat sa summit ng bulkang Mayon kahit ipinagbabawal. Paris-bound athletes ng Pilipinas muling nadagdagan. Batas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Patuloy pa rin ang tradisyon sa lungsod ng Makati na bigyang parangal ang mga centenarian kahit pumanaw na ang mga ito sa pagpanaw ni Rosalinda o Rosa ng Barangay Dasmariña sa edad na 100. Nakatanggap ang mga benepisyaryo nito na 100,000 piso. Pagbabahagi ng alkalde, ito'y isang patunay ng dedikasyon ng lungsod na ipagpatuloy ang tradisyon ng pagbibigay ng puri at parangal sa mga residente ng Makati. Dulot ng matinding init ay naglabas ng bagong alituntunin ng Philippine Postal Corporation o PhilPost ng oras ng trabaho para sa mga kartero nito. Yan ang ating alamin sa ulat ni Danisa Lopez. Pinahihintulutan ng Philippine Postal Corporation o PhilPost ang mga kartero na umpisahan ang kanilang oras ng trabaho na magpadala ng liha mula alas 6 na umaga o alas 7 upang maiwasan ang matinding init na mayroon pagpatak ng tanghali. Nakatakda namang ilaan ang natitirang oras ng trabaho sa iba pang gawain gaya ng pagsasaayos ng impormasyon sa mga padadalhan, paghahanda ng mga sulat para sa susunod na araw, walk sorting at iba pa. Sa pagpapaalala ni Postmaster General Luis Carlos na panatilihin ang pag-iinom ng maraming tubig, ay nais din itong bigyan ng kamalayan ang mga empleyado sa epekto o sakit na dala ng matinding init ng panahon. Ang bagong alituntunin na ito ay nakabatay sa inilabas na abiso ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA na nagsasabing nasa 42 degrees Celsius hanggang 48 degrees Celsius ang delikadong tindi ng init sa bansa. Pinag-iingat din ng PAGASA ang publiko sa posibleng heat stroke, heat cramps at heat exhaustion sa ilalim ng delikadong heat index. Danisa Lopez, nag-uulat para sa One Media Network. Sa larong pampalakasan, dumagdag si Filipina fencer Samantha Catantan sa listahan ng mga lalahok para sa Paris Summer Olympics 2024. Nakamit ng Olympian qualifier ang ticket pa Paris matapos magwagi sa pambato ng Kazakhstan na si Sofia Aktayeva sa Women's Foil Final of the Asia-Oceania Zonal Olympic qualifier na ginanap sa Fujairah, UAE. Si Catantan ang kauna-unahang Pinay na fencer na nakwalipika para sa Olympics. Sa kabuuan, nasa 12 atleta kasama ang iba pang atletang pasok dahil sa universality rule ang tutungong Paris para sa kompetisyon. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, tigil pasada, muling ikinasa ng grupong piston. Kaso ng heat stroke at heat cramps sa mga lugar ng Maynila at Cagayan, posibleng tumaas. Higit 1,000 katao nagprotesta sa Sampaloc, Manila bilang panawagan ipagtanggol ang teritoryo sa West Philippine Sea. Mga Pilipino sa Taiwan, ligtas sa serye ng lindol. Ilang mountaineers umakyat sa summit ng bulkang Mayon kahit ipinagbabawal. Paris-bound athletes ng Pilipinas muling nadagdagan. Batas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.